mulot ng tae. Tae ng kalabaw. Nana! Narubro. Hello guys, yan na yung nakuha kong tae. Binabad ko muna sa tubig para sa aking vermi. Ayan. Para maging malambot. Ayan guys, maglalagay tayo ng tae. Lagay natin doon. So wala pang laman. Lagay-lagay din. Nandito lang sila sa lilip para hindi sila mamatay. Hindi maarawan. Tsaka may takip din ng aking vermi para hindi anuhin ng manok. Maghahanap tayo. Ayun na yung mga tae nila. Ito. Pataba na to sa mga halaman. Nagtatago sila. Ayun oo. Oh. Ayan. Sana, ayan. Ay! Nadali na. Marami na to eh. Ayan. Mahal po to. Hiningi lang po namin yan. Dito. Ayan, mga tae na nila to. Pwede nang tanggalin kapag ano. To. Kapag medyo ano na, marami-rami na. Ito yung mga nilalagay ko sa aking mga tanim. Para maging maganda ang kanilang paglago. And guys. Ito pa. Tagal-tagal na rin nila itong kakainin. Yan, plantita. Yan ang dahilan ng pagiging plantita. Kapag di ka maarte. Yan. Okay, guys. Hello, guys. Ito na yung aking na-harvest na vermicast. Yan. Malapit nang mapuno yung 25 kilos na sako. Yan. Dami na. May mga maliliit pa dito. Hinahayaan ko nang mapunta sa aking tanim para dun na sila magtae. Marami-rami na to. Mamaya maglalagay tayo sa aking halaman. Hello guys, papakita ko pa sa inyo kung paano maglagay ng vermicast sa aking tanim. Ganito lang. Ngayon, tignan nyo yung lupa, oh. Okay. Maglalagay lang tayo sa ikanyang ibabaw. Sa ibabaw lang, guys. Gamit lang ako ng kamay ko. Sa ibabaw. Ayan. Sa ibabaw. Ayan, sa ibabaw lang. And then, saka natin kain sa gilid para mapunta sa loob yung vermicast. Ayan. Ganyan. Sa gilid lang para hindi natin matamaan yung kanyang roots. Ayan.
Dagdagan natin doon. Tapos mamaya diligan natin. Mahirap tong ano, magkaroon ng babies. Masailan ata tong si Crimson. Kaya malalim. Ayan. Ayan. Ito namang isa. Ito, kulang na yan sa ano. Ayan. Tignan nyo yun. May vermilion. Kasi ganyan yung tayo nyo. Maglagay lang muna tayo. Ayan. Lagay. And then, tsaka natin hukayin sa gilid para mapunta sa loob yung vermicast na nilagay natin. Ayan. Huwag naman masyadong malalim para hindi masaktan yung roots ng ating halaman. Ayan. Tignan nyo sa likod nila, oh. Purple yung kulay. Tapos kapag tumatanda na yung dahon, nag-iiba rin yung kulay. Tingnan lang natin. Kasi yung lupa dito sa amin, pangit. Parang pilak ba? Kailangan talaga ng magandang pataba para sa aking mga halaman. Ayan. Pwede na yan. Didiligan natin after kong lagyan. Meron pa akong isa dito. Ito. Hindi ko alam kung anong pangalan ng kalatehan to. Ayan o, tignan nyo. Ayan, may vermi yan. Kasi ganyan yung tae. Naawa ako. Tapos ngayon maglalagay naman tayo. Ang mga kaleteya, gustong gusto nila sa lilim. Ayaw nila sa maaraw. Kasi nasusunog yung kanilang mga dahon. Kagaya niya, no? Sandali, pakita ko. Kagaya nito, yun, nasunog siya. Ayan. Kaya dapat sa lilim lang sila. Kaya natin sa gilid para pumasok yung vermicast sa loob. Ayan. Ayan. Ako nahuhulog na. Sayang. Tapos i-shake natin. Yung mga gustong bumili ng vermicast dyan, baka naman, charot. Ayan yung vermicast ko. Ayan. Wala lang time maglagay kasi. Ayan, siguro malalagyan ko na lahat ng ano. Halaman. Ayan, punong-puno na tuloy. Pwede ning ano, tanggalin yung buong halaman tapos imimixan yung lupa ng ganito. Ng vermicast. Kaso okay guys, tapos na ako maglagay ng vermi. Didiligan ko na sila. Ayan. Ang bilis niyang i-absorb yung tubig. Kailan natin diligan hanggang sa bumaba yung tubig para matanda. Ayan. Ayan, bumaba na yung bumababa na yung tubig. Ayun, nice stock ata. Tsaka yan, ayan. Ayan. Pagkatapos kong diligan, ibabalik ko na sila sa kanilang pwesto. Doon sa ilalim ng mangga. Ayan na. Hala, yung isa, bakit ayaw bumaba ng tubig? Bababa rin yan mamaya.
Okay. Thank you for watching, guys. Bye.